Hello, good morning mga may bro. Ngayon magra-ride lang tayo papuntang office. But before that, turuan ko kayo kung paano ba mag Vespa na manual. Okay, ito siya. Ayan. Actually manual siya. Una, kasi hindi ko pa siya napapatakbo. So umaga ito. Ito, turo ko lang ha. Ito merong gas. Ito yung switch ng on and off ng gas. Choke. Tapos ito naman yung 2T oil. Normally magkakaroon ng bubble pag bawas na or kulang na yung 2T mo. Pero this one puno pa naman. Okay. So sa morning, kailangan mong mag-choke. Pero ako kasi may kanya-kanyang style kasi itong Vespa eh. Ay, itong PX. Okay, ako kasi tinatagilid ko lang na ganyan para magkaroon ng gas yung carburetor, since na carburetor siya. Ito, start natin. Ayun, 2 kicks. So tuturuan kita kung paano magpatakbo nito, no? Ito. Yun na, andam na siya. Ayun, nagkaroon na ng bubble yung tuti natin. Pero since na dito lang naman tayo, ayan o, bawas na. Dito lang naman tayo, malapit lang yung pupuntahan ko eh. Okay lang kasi may tuti pa naman ako sa sa bahay. Magta-top up na lang ako bukas. Anyway, pakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa Vespa PX. Actually ano to eh, PX 200. Okay, simula tayo sa seat. Sa ilalim ng seat nya meron lang, dito yung lalagyan ng 2T oil. Yan, so dito naman yung gas. Ayun. Okay, so meron pa naman ito, air intake, lalagyan na ng helmet. Okay, so brake, natin yung brake. Meron, umiilaw, ayun. Signal light meron din. Okay, ito sa harap, signal. Okay, all good. Tire pressure, actually kapapaano ko lang nito, kapapahangin. Dito yung switch ng signal, hazard, busina, nandito sa kanan, electric start, switch light, ito high beam tsaka low beam, naka-on na siya. Pero yung iba meron pang off eh, pero ito naka-on na. So yun, disc brake sa harap. Ayan, sa likod, drum brake. So i-warm up lang natin siya saglit. Sorry mga may bro ah, at hindi tayo nakapag-upload din. Hopefully this time around magtuloy-tuloy na i-upload natin ulit. Medyo natakot kasi tayo sa pandemic, kaya medyo nakakatakot tumabas talaga. Ayan. So siguro pwede na yun. Init na to, no? Ayan, stable na naman na siya. Okay, center stand, ito siya oh. Ayan, yun. Tapos actually ito nilagay ko na lang to eh, side stand. Kaya lang mahirap pagkatiwalaan side stand nito kasi bumabaliktad. Pero pag mabilis, ano naman, bubukas ka ng gate, pwede. Okay, so ito no, ano meron sa gauge, speed mo, yung tinakbo, gas, pag empty ka na, signal light, ito yung ilaw mo ng high and low, busina, electric,
Ito yung camping niya. Okay. So, sa video na to, tuturuan ko kayo paano po mag manual. Ito siya, oh, clutch. Kasi ibang tataka, sabi nila automatic daw to. Well, this is to inform you mga brother na hindi po siya automatic at hindi rin po siya e-bike. Okay. So, ito yan. Ito yung primera clutch. Then, ayun. Neutral, segunda, tercera, quarta. Okay. So, umiikot siya mga my bro. Okay, preno niya sa harap. Ayun. So, ito naman sa paa. I don't know kung nakikita, no? Sana nakikita. Ito, preno niya sa likod. Okay, foot brake siya. So, pagka nag-vespa ka ng ganito, normally yung paa mo nandito. Yan yung tamang positioning. Yung iba naman, sanay na, tapak. Yung iba naman, dito. Ako, either way, kahit ano. Sa medyo sanay na kasi ako, medyo matangin na tayo nag-geared na Vespa. Okay. So, ayan. Primera, let's go. Uy, si Guya. Gulibiri. Salamat, Ski. Okay. Let's go. Primera muna tayo. Mait. And segunda. Ayun yung pag-switch ng segunda. Iikot mo siya. Okay. Sana nakikita, no? Tapos kailangan mag-switch. Yung normal na. Paparamdaman mo yung engine. Siyempre. So, pagkagalit na galit na, eh, mag-shift ka na. Ayan. Nay, katakot naman itong truck. Sige, una ka na, my bro. Okay, let's go. Tercera. Kinaibahan lang niya yung sa mga ordinaryong motor, eh, sa paa yung kambyo. Ito sa kamay. Bola lang yan. Yun lang naman yung pinag-aiba. Ah, meron pa pala. Yung balanse ng motor na to, sa totoo lang, mas mabigat sa kanan. Bakit? Kasi may bro, nandoon ang kanyang engine. Nasa kanan po ang kanyang engine, mga may bro. So, hindi po balanse. Wow naman! Sa simula medyo maninibago ha, pero eventually masasanay ka rin sa simula lang. Tapos dito sa motor na to, kailangan medyo sanay ka rin gumamit ng engine brake kasi mahina, medyo mahina yung preno natin. Wala na, finish na. Okay, ayan. Second gear tayo ulit. I hope nakikita, no? Yeah. So, kailangan medyo kabisaduhin mo yung brake nitong motor na to bago mo siya gamitin kasi delicate pag hindi ka, ano, hindi mo kabisado. Tapos gamit ka kagad. Nagigil ka. Mala, mainit ngayon. Loba si Haring Araw. Yeah. Cambio tayo. Engine brake. Shift ng gear para smooth. Ayun yung preno, no, sa baba. I hope nakikita. Pero oops.
Ayan. Shift ng gear. Yun. And gas. Ayan sa gear, no, mga may bro, kung mapapansin nyo, 1 tapos merong dot pala. Tapos 2, 3, 4. Yung dot, yan yung neutral, yung pinaka-neutral niya. Ngayon, pagka magsa-second gear ka, lalampasan mo yung neutral talaga. Okay. So, halimbawa, galing ka ng first gear, lalampasan mo yung neutral. Third gear. Aval ka, second gear, engine brake para sa preno. Yun. Engine brake, third gear. Pero mga may bro, pag mag-engine brake, ano ha, medyo pitik-pitikin nyo rin yung ano ha, yung brake lever, kasi pag engine brake, di ba wala ka namang ihilaw sa likod normally, so hindi umihilaw yung brake light mo, so dapat pitik-pitik ka rin sa preno. Na lang yan, reminder lang mga my bro, pag engine brake, pitik-pitik sa preno para malaman ng nasa likod natin eh, na nagpipreno pala tayo. Yan, dito mag engine brake tayo. Ayun, ayun, primera, tagpas sa neutral, segunda. Yan. Actually, dito na natin tatapusin yung ating vlog for today. So, see you po sa mga susunod na vlog natin, no? Ciao!